Diyos, magbidyo tayo about sa health health. Tatanungin natin yung mga tao kung anong mga reaksyon nila. Anong reaksyon mo doon sa health health? Live yan? Live yan. YouTube ba to? Sige, sige! Kamag-trending to ba eh? Sige na! I-upload ko mamaya. Nauna tuloy yung tawa ko bago ang comment. Hindi, ano, ito naman talaga hindi dapat aprobahan. Kasi naapektado yung mga OFW dahil nga sa virus, sa COVID-19. Tapos, ito na naman ang PhilHealth. Dagdag na naman sa problema. Dapat tanggalin na yung PhilHealth na yan. Dapat tanggalin na yan. Hindi naman nagamit din ng OFW yan eh. Ano na yan, dagdag problema. Mga PhilHealth, mga putang ina nyo. Ano mo, dapat ba ituloy yung PhilHealth? Ay hindi, ituloy. Pahirap yan sa mga OFW. Yan. Yan guys. Good reaction yan, okay? So, ano yan? Kasi, kakunti lang kinikita namin. Hindi naman kami mayayaman dito. Tama lang sa pamilya. Tapos, gigipitin pa ninyo kami. Wala. Ano lang ipapadala namin? Tae. Oo nga. Tama. Kung may problema ang bansa, huwag nyong gamitin ang OFW para kumita ulit. Pero di natin alam kung sino may mapakana dyan. Si Duterte ba o PhilHealth ang mismo ano? Eh si Presidente, pumipirma lang yan kung anong binibigay ng mga litik na ano na yan eh. Walang kasalanan ng Pangulo dyan. Kasalanan dyan yung mga gumagawa ng batas na yan na di mo na iniisip bago pinapatupad. Tama yun, tama. Kumikita lang kami ng pinakamatas 30 mil isang buwan. Kukunan nyo pa ng 3%. Ay, nako, buhay. Limang anak. Tapos, tatlo asawa. Isang pitong anak. O, paano pa? Wala nang maiuwi. Dahil din sa inyo. Dagdag kayo sa problema ng mga OFW. Sakit kayo sa ulo. Masabi mo, Mar. Tama. Hindi tama. Tama yun, tama. Tama. Hindi tayo makasuhan ng PhilHealth. Minura ko pa rin yung PhilHealth. Hindi. Siyempre, ano yan, mga kuminto na ano yan, importante. Yan guys, komentaryo ng aming mga kasama dito na dapat wala na yung PhilHealth na yan. Vlog muna tayo guys tungkol sa PhilHealth guys. PhilHealth sa PhilHealth. Punta muna tayo sa kabilang building guys. Kung anong kung maibibigay nila na suggestion about sa PhilHealth guys. Pare, ano masasabi mo sa PhilHealth ngayon? Dapat mo bang papatuloy yung PhilHealth na yan? Magdadagdag daw ng ano? May bawas nga ng 3%, hindi maganda para sa mga OFW. Mahirap ang buhay abroad. Hello! Matay sa J Building. Hey. Anong masabi mo sa PhilHealth yan? Magdadagdag daw naman. Ha? PhilHealth, magdadagdag daw naman. Yung sakripisyo yung God, dapat i-abolish talaga yan. Dapat. Hindi pwede yan. Ako, talagang tutul ako dyan sa ano na yan. Sa PhilHealth na yan. Matagin mo 3%. Ang laking, laking ano yan. Mawawala sa sahod natin. Buti lang sila kung malaki ang sahod natin. Yan guys. Yan isa sa komentarista guys dito guys. Tumutay sa kapila. Dapat naman talaga guys, mawawala na yung PhilHealth na yan. Hindi naman namin nagagamit yan. Isang komentaryo ng mga kasamahan ko guys, talagang dapat i-abolish niyo yung PhilHealth na yan. Dito tayo sa G14. Guys, anong masabi mo sa PhilHealth natin? Dapat i-abolish na o ano? I-abolish. Yung PhilHealth. Dadagdagan na yung ano natin. Babawasan tayo ng 21,000 pagbalik tayo dito. Wala na yan. Naka
Pirma na ako sa petition yan. Okay. 20,000 na daw, guys. Yung nagpipetition. Di natin alam kung sino may pakanan ito. Or, makinig muna tayo sa kung anong sasabihin ni President Duterte. Pero, against kami. Kahit mga DDS kami, against kami sa mga ganyan na patakaran. Isa kasi itong guys na matalinong kuminto at sa mga suggestion ng mga kasamahan ko, kung karapat-dapat pa ba, pagpatuloy yung PhilHealth na yan. 10 years na nga, 12 years na akong nag-abroad, hindi ko nga nagamit yung PhilHealth na yan, tapos dadagdagan pa nila na. Ano na yan? Hindi na kami makabalik abroad. 21,000. Hindi, mag-ano na lang kami. Tanim na lang kami ng balanghoy at saka talong, saka pitsay. Aani pa kami kaagad. Wala na. Wala nang kabuluhan. Kasi nauubos na sa PhilHealth na yan. Hindi namin sinasabi na si President Duterte yung nagano nito. Hindi natin alam, baka napirmahan lang ni Duterte. Pero, kung nakinig ka man maayong presidente na mo, you have to think about this na kami against talaga mga OFW. English. Hello guys! Anong masabi mo? Yung pilot natin. Ah, hindi pwede yan. Dapat na iabulos o ituloy mo nila o iabulos. Wag natin ano yan, bayaran eh, syada. Ayaw yung ginagatasan ng puta ng gobyerno yan. Tapos bibigay lang sa mga kadamay o? Oo, bibigay lang sa mga kadamay. Asya, subscribe. Yan guys. Lahat ng mga kawawa ng mga OFW, kahirap-hirap na kalagayan natin dito eh. Kami na mga natin mga gobyerno. Palawala ka ba ta? Dapat tayo yung magkwan, magkaisa. Masabi mo yung inline natin. Kaya mga subscribe na. Puro na lang sila kurakot eh. Bakit ano na daw? Yung mga pamilya nga natin sa Pilipinas, hindi nila binibigyan yung 800 eh. Tapos dadagdagan pa. Okay, sige, Sarge, magpaliwala ka. Bakit natin tayo bibigyan doon yung 800 dito? 21,000 pag ano, OS eh. OS eh. Pagbalik mo pupunta ito. Dapat eh, ayusin niya ng gobyerno dito. Guys, talagang isang mga matalinong comments talaga guys ng mga kasama. Talagang lahat talaga guys. For 300, 400 Aliyamama, yun talaga ang mga komento nila. Dapat, kung makinig ka, Mr. President, sana iabulis mo na yung is PhilHealth niyan. Hindi naman kami na naniwala agad. Kaya nababasa lang namin sa Facebook. Kaya itong paraan ko na lang para malalaman ng mga tao kung karapat dapat o dapat pa ba talaga yung PhilHealth na yun. Yun, pinapaliwanag ko yung unang tao dun sa Building A. Ito sa Building J. Yan, mga Pilipino. Talagang dapat talaga daw. Dapat talaga guys, mawala yan. Ano na yan, yung PhilHealth niyan. Kasi hindi man nakatulong sa atin yan eh. Pagbalik namin sa abroad, 21,000 may babawas nila, hindi nga namin nagagamit. Diba? Ikaw pare, tama ba yung mag-deduct sila ng PhilHealth sa atin, 21,000 para makapagbalik natin dito? Uwis eh. Parusa. Tingnan mo guys. Parusa sa aming mga OFW, dapat hindi ipapatupad yan. Yes, ito ako ngayon sa mga mabili. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa lahat namin yung video. Next, my vlog guys. Don't forget to miss it.